Iniligtas ng mga mangingisda ang isang gintong bote na may mantsa. Itinapo nila ito dahil hindi sila sigurado sa motibasyon nito. Ang gintong bote ay dinampot ng mga manggagawa at ginamit upang palamutihan ang dingding. Ang gintong bote ay nanatiling selyado hanggang makalipas ang 100 taon bilang resulta. Isang binibini na kailangang bantayan ang kanyang syota ang natagpuang nakascale sa dingding. Dahil dito, nahulog siya matapos masira ang pader. Sa puntong nang makita ng dalaga ang ginto sa makinang na pitchel na bumagsak sa lupa, dinala niya ito sa bahay at inalis ang nalalabi. Pagkatapos ay isang makapal na hamog ang pinakawalan mula sa gintong bote. Naging isang napakalaking figure ng tao. Makalipas ang 1 sulyap ay bumagsak ang dalaga. Matapos niyang mahawakan ang mga kamay nito ay pinilit niyang tumayo. 3 bagay ang makukuha niya mula rito. Nagkaroon ng crush ang dalaga sa prinsipe ng bansa, at hiniling niya na mahulog agad ito sa kanya. Gumawa si Stay ng 1 nakakabuhay na balsamo na magagamit ng pangunahing soberanya ng Shiba, at inilagay ito ng dalaga sa kanyang katawan upang hindi makontrol ng iba ang makinang na pitchel. Sinindihan ng dalaga ang gintong bote sa ilalim ng tile sa banyo. Sa wakas ay pumunta si Jim sa pinuno ng soberanya, at ibinulong sa kanya ang pangalan ng dalaga. Hinanap ng prinsipe ang dalaga nang magising ito at agad na nahulog ang loob nito. Ang binibini ay naging numero 1 ng soberanya simula doon. Kasabay nito, ang hari ay nakatagpo ng 1 nakamamanghang babae. Upang mapangunahan ng kanyang anak ang karamihan sa palasyo, nilinis ng grupo ang prinsipe ng maraming pampalasa. Nagkaroon ng labis na pananabik. Pagkatapos noon ay nag-gin muli ang dalaga at nag-wish. Noong nabuntis siya, kailangan niyang magkaroon ng anak. Lalong lumala ang kanyang pagiging mapurol sa ilalim ni Manir. Iniwasan niyang magyabang na inaasahan niya ang anak ng sumusunod na Panginoon. Mabilis na kumalat ang balita sa buong court. Dahil sinabi ng asawa ng hari na gustong pumalit ng anak ng hari, ipinatawag ng hari ang prinsipe sa kampo ng hukbo at binaril siya ng pana. Nang hindi nalalaman, ang kaawa-awang prinsipe ay sumuko sa pakikibaka sa kapangyarihan. Ang kanyang pamilya ay naapektuhan din nang siya ay namatay. Nang makita ni Jean ang dalaga, inutusan niya itong bigyan ng 3rd kahilingan sa lalong madaling panahon upang hindi ito makatakas. Sa kabila ng katotohanang makakatakas din si Jean sa kanyang kapalaran, patuloy na naniniwala ang dalaga na nagsisinungaling si John sa kanya. Pagkaraan ng maikling pagkaantala, siya ay dinakip ng mga gwardya at itinapon sa dagat. Habang tumatalon sila sa tubig, sumama sa kanya si Jim, ngunit wala siyang kapangyarihan. Kailangan ni Jim ng tiwala. Maaari siyang palayain sa pamamagitan lamang ng 1 hiling. Si Jim ay ganap na nakatuon sa reyna ng Sheba. Bago ang pagpapakita ni Solomon, nakibahagi siya sa pagsang-ayon ng soberano at nagkaroon pa nga ng libreng pagpasok sa silid ng soberano. Si Solomon ay nakalakip sa soberano ng Sheba. Upang makarating sa Ur, tumawid pa siya sa disyerto. Nagpatugtog siya ng musika para sa reyna sa buong view ng lahat. Ang pangkalahatang musika ay inilipat ang soberanya. Inahit niya ang kanilang buhok mula sa kanyang mga binti gamit ang mabangong wax. Dahil nag-aalala siya, paulit-ulit na tiniyak ni Jim ang reyna. Dahil dito, nagbigay ang soberanya ng mga seryoso at nakakainis na issue. Ang paghahanap ng pulang string sa loob ng royal residence ay nagpakilala sa pangunahing hamon. Kaya't nilutos ni Solomon ang palaisipan sa pamamagitan ng paghahanap ng sinulid at 1 duwende. Inilagay siya ni Solomon sa 1 gintong bote matapos manalo sa galit ng reyna at itinapon siya sa pulang sea. Hindi niya nakita ang araw sa loob ng 2,500 taon hanggang sa matagpuan nito ng 1 mangingisda. Ang bote naman ay nakatago na ngayon sa ilalim ng mga tile sa sahig. Ang ay sa anumang punto ay bubuksan ng 1 binibini. Minsan pa, maigsi, napadpad si Jim sa banyong ito. Matagal niyang sinusubukang makuha ang atensyon ng mga tao kay Dayan, ngunit 1 binatang may espada lamang ang nakarinig sa kanya, inimbestigahan niya ang banyo at nakita niyang wala ang tile sa sahig. Sinikap ng bata na sibakin ang tile at, nakakagulat, binanggit ang tulong mula sa kanyang kapatid. Gayunpaman, bago sila magtagumpay, inalis siya ng kanyang ina. Pagkatapos noon, sinundan ni Jean ang binata at pinagmasdan ang pag-akyat nito sa mataas na posisyon. Noong siya ay 11 taong gulang, pinamunuan niya ang kanyang militar sa digmaan.
Si Jim, na noon ay 20 taong gulang, ay nanabik na makita siyang muli. Ang pinuno ay natakot na sipain ang balde sa combat zone ng lahat ng tao sa royal residence. Upang mapanatili ang kanyang mataas na posisyon, ang ina ng bata ay gumawa ng isang masamang plano. Ipinaraise niya ang kapatid ng hari sa 1,000,000 na kamamanghang at sexing babae para magkaroon sila ng isa pang lalaki. Ang silid ay isang lugar ng hindi pangkaraniwang kayamanan at kaligayahan, ngunit hindi nagtagal ay bumalik ang pinuno. Ang makabuluhang haba ng digmaan ay naging sanhi ng kanyang ganid. Sabagay, kapatid niya siya, dahil sa labis na buhay, lumala sa isang pailay. Dahil hindi siya kumakatawan sa panganib, ang pinuno ay tumingin sa kanya ng isang beses at pagkatapos ay umalis. Bumalik sa palasyo, ang pagiging alkoholiko ng hari ay nagpapahina sa kanya. Nakalimutan na naman niyang i-unlock ang pinto ng banyo. Maganda ang ginawa ni Ashton. Inaasahan ng kapatid ng Panginoon ang kapangyarihan pagkatapos ng kanyang pagpanaw. Nagtalaga siya ng isang may bahay bilang pinuno ng pambatasan ng bansa. Dahil mahilig gumala ang gobernador na ito, natagpuan niya ang banyo at ginamit niya ito para maligo. Gayunpaman, nang makalabas siya sa paliguan, nadulas siya at nahulog. Sa wakas ay nakita ni Sojan ang tiwala ng ilabas ng pangunahing kinatawan ang makinang na pitchel. Upang mag-wish, nagpetisyon ito sa ginang, gayunpaman, itinuring niya lamang itong isang manlalaban. Inaasahan niyang babalik si Jim sa bote sa ilalim ng kipot. Si Jim ay lubhang nangangailangan ng tulong ngayon. Siya ay 12 taong gulang pa lamang nang magpakasal siya sa isang mayaman at may edad ng lalaki. Itinago ng mayamang lalaki ang dalaga sa isang sulok na parang ibon, ang babae ay hindi kailanman kinausap ng alinman sa kanyang iba pang mga asawa, na hindi sumang-ayon sa kanya. Pinagtatawanan din ng mga kasambahay ang dalaga. Parang nagbibiro siya. Isang araw, binigyan ng mayaman ang dalaga ng isda. Ang isda ay may napakagandang kompartimento sa tiyan nito sa bandang gabi. Binuksan ng dalaga ang bote. Alam niya ang sumusunod na bagay. Ang isang maulap na ulap sa hangin ay kumakatawan sa isang napakalaking tao. Jim, si Hughes ay bumalik sa kalaunan. Nakikita niya ang mga likha ng dalaga. Ang mga device na ito ay hindi kapani-pani walang masalimuot. Nag-concoct pa ang dalaga ng flight hypothesis at ginawa ang mga pangunahing flying machine. Siya ay maaaring maalala sa lahat ng panahon dahil sa kanyang kasarian. Hindi na siya nakaalis sa silid na ito. Nang tanungin siya ni Jim tungkol sa kanyang unang hiling, sinabi niya na gusto niyang matuto hanggat kaya niya. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa babae ng maraming libro, ipinakita ni Jim sa babae ang lahat ng nalalaman niya. Ang kasaysayan, pilosopiya, matematika, at astronomiya ay naruroon lahat. Siya ay umatras para makapagbasa siya. Ang bote ng salamin ay natunaw ni Sojan. Pagkatapos ay inayos niya ang mga libro dito. Bilang karagdagan, ito ay sumanib sa pitchel. Sa punto kung kailan, nag-hydrate ang kabataang babae mula sa lalagyan, pagkatapos, sa puntong iyon, ang data ay nagdulot ng emosyonal na tugon. Unti-unting napuno ng mga bote ang silid. Pakiramdam ni Jim ay napakahusay habang pinapanood ang batang babae na lumaki. Ang batang babae ay bumuo ng isang matematikal na wika upang ipaliwanag ang mga puwersa na humuhubog sa space-time at matter. Gayunpaman, kung mas isinasaalang-alang niya ito, mas maikli ang natitirang oras. Madalas siyang gumawa ng pangalawang kahilingan. Maaari siyang manatiling alerto kahit na siya ay natutulog. Bilang resulta, nalutas ng batang babae ang problema dahil tumaas ng malaki ang kanyang magagamit na oras. Siya ay nag-imbestiga ng mga electromagnetic field at puwersa. Bukod pa rito, pinag-aralan niya si Jim, na, sa pagiging maapoy, sa unang pagkakataon ay nagpakita ng pagtaas ng interes sa kanya. Isinaalang-alang pa niya ang posibilidad na hindi na umalis. Sumugod siya at pinaupo ang lahat ng mag-third wish ang dalaga. Dahil naniniwala siyang niloko siya ni Jim, paulit-ulit siyang pinagsabihan ng dalaga at sinabi pa niyang gusto niyang kalimutan na nakita niya si Jim sa paraang katulad ng ginawa niya, ito na rin ang pangatlong hiling niya. Bumalik si Jim sa bote. Ang dalaga at siya ay walang puntong nagkita sa hinaharap. Sinundan muli ni Jim ang bote sa karagatan patungo sa kabilang panig ng mundo mamaya, sa pinakamaliit na silid ng isang maliit na tindahan. Napiga siya sa ilalim ng isang tumpok ng mga kakaibang bagay.
Ibinalik ng isang ginang sa tinutuluyan ang kanyang nabili mula sa kanto. Hindi niya alam kung hanggang saan ang epekto ng busog na ito sa kanyang buhay. Ang babae ay nagsisipilyo sa bote ng salamin gamit ang isang electric toothbrush nang ang takip ay sumabog sa susunod na sandali. Sa pag-alis ng usok, lumitaw ang isang malaking paa. Ang pagiging sensitibo ay maingat na gumagalaw patungo sa individual at mga solicitations na kanilang iniiwan. Habang ang paa ay nasa pintuan pa, bumilang siya ng tatlo sa bilang ng tatlo. Pagkatapos magbilang hanggang tatlo, inulit niya ang kanyang bilang hanggang sampu. At hindi ito nawala. Kinailangan ni Alethea na magsuot ng salamin at mag-isip ng mabuti. Muli niya itong kinausap sa iba't ibang wika. Nang sabihin niya ang Greek, sa wakas ay nakakuha siya ng sagot. Habang nagsasalita siya, ibinigay ni Jim kay Elliot ang tatlong kahilingan at ipinakilala ang kanyang sarili kay Elliot. Tiningnan ni Elliot ang silid ng may interes, katulad ng isang maliit na bata. Binuksan ni Joe ang TV at nabigla. Sinabi ni Alethea na ito ang kasalukuyang agham. Pinagbuti ni Jim ang kanyang Ingles pagkatapos gumugol ng ilang oras sa panunood ng telebisyon. Inalis niya si Einstein sa telebisyon sa takot at nagtanong kung gusto niyang panatilihing buhay ang lalaki. Higit pa rito, sinanay siyang ibalik si Einstein sa TV, nagmamadali sa unahan. Ikinalulungkot ni Jim na kailangang bumalik si Einstein. Tinatanong niya ito tungkol sa kanyang mga gusto. Natuklasan niya ang isang pagkakataon upang ipakita ang kanyang sarili sa puntong iyon. Ang pangalan niya ay Olivier. Mahilig siyang magbasa. Dahil napakaraming libro ang nabasa niya, maaaring naglakbay siya rito para dumalo sa kumperensya. Alam ni Aladdin na ang mga pagnanasa ay hindi kailanman gagana gaya ng inaasahan. Sa makatuwid, mas gugustuhin niyang huwag mag-wish ng ilang oras. Nakuha ni Jim ang kanyang katawan sa tamang sukat at mabilis na nakaayos sa buhay sa 21 siglo, kasing-kasiya siya ng kuryosidad mismo. Nagkwento siya. Naglingkod siya sa soberano ng Shibo mula nang siya ay ipinaglihi. Isang dalagang nagkulong sa kanya sa banyo ang nagsabi sa kanya tungkol sa mamamatay tao na monarko at sa matabang babae dahil gusto niyang gawin ni Aladio ang mga hiling nito, na malaya niyang mapapalagay. Si Alethea naman ay ayaw sumuko. Hindi kami nagkita, Diyos. Hindi maisip ni Eleanor ang anumang kailangan niya, anuman ang halaga na itinulak niya sa kanya. Sa wakas, sinabi ni Sojen kay Elev ang kwento ng kanyang relasyon sa isang researcher ng isang babae. Nagkwento si Jean tungkol sa mga mahirap na panahon noon. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili niya kung hindi ba nararapat na magmahal siya ng isang tao. Sa matengkad na pulang mata, tinitigan siya ni Aladdin. Pagkatapos nito, gumawa siya ng hindi inaasahang kahilingan. Nandito ako para mahalin ka. Gusto kong mahalin mo ako. Si Alethea naman ay may asawa na bago sila ikasal. Kontento na sila sa isa't isa. Sa anumang kaso, ang asawa ay naging hindi nasisiyahan sa sitwasyon pagkatapos ng ilang taon. Quote, mas maganda ang pakiramdam ng pagiging sensitibo kung hindi siya mababasa ng mythical person ngayon sa panahon ng paghihiwalay. Sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, siya ay kontento at nag-iisa. Nagpunta rin siya sa maraming lugar upang makahanap ng kapayapaan sa loob bago niya ito nakilala. Nais niya ang uri ng pag-ibig na inilarawan sa kanilang moral na kwento. Siya ay nabigla, pero nakuha niya ang gusto niya, at mas naging close sila hanggang sa magkatabi na sila. Biglang bumalik si Alvin sa London. Napaka-protective niya kay Jim kaya natakot siyang ipasok ang bote sa seguridad. Sa totoo lang, natatakot si Jim sa teknolohiya. Ang tunog ng transmitter ay palaging naruroon kapag siya ay bumalik sa bahay. Nakita niyang nakakainis ito. Noong una, sa bahay lang si Jane. Pero kalaunan, aalis ito ng bahay at hahayaan siyang makita ng ibang tao. Tahimik niyang sinasamahan si Alethea sa trabaho tuwing pumupunta ito doon. Si Althea ay nagbabasa ng maraming libro at nagkukwento. Bukod pa rito, ang kanyang hashtag isa na bagay ay ang tumutok sa mga kwento. Minsan lumalabas siya ng mag-isa at makita ang mga bagay na hindi pa niya nakikita noon. Naisip niya na ang mga tao ay kamangha-mangha. Gayunpaman, ang kanyang pagsasama ay lubos na nakaapekto sa kanya. Umuwi si Alethea isang araw at hindi niya mahanap si Jim kahit saan, nakilala niya si Jim nang makita niya ang makinang na pulbus. Sa wakas ay natuklasan ni Aladdin si Jim sa basement.
Si Jim ay parang nalalabi. Noong panahong iyon, desperado si Alethea. Gusto niya ng pagkakataon na makausap siya. Sa puntong iyon lamang nanimbalik ang hitsura ni Jim, ngunit masama na ang hubog ng kanyang katawan. Sinubukan niyang ipagpaliban ang allergy at alisin ang mga electromagnetic field. Naduroj ang puso ni Alethea nang makita siya sa ganitong kalagayan. Paanong nawala ang kanyang mga kapangyarihan? Noong una, ninais niyang maging alipin ng Jim. Pagkatapos ay nakuha niya ang gusto niya. Nais niyang makabalik siya sa kanyang pinanggalingan. Agad niyang sinabi, nakasimangot si Jim habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata ngayong gabi. Habang magkayakap sila, lihim nilang naramdaman ang kaunting init na nararamdaman nila. Mamaya, naaga ng allergy ni Jen ang lahat ng kanyang damit. Gumawa siya ng isang libro sa napakahabang panahon upang isalaysay ang salaysay ng kanyang mga motor. Hindi na nag-iisa si Elodie, kahit na halos lahat ng oras niya ay nag-iisa. Paminsan-minsan ay babalik si Jim sa kanya, at gugugol nila ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa pagtalon sa bawat malinaw na pagkakataon. Upang tapusin ang kanilang buhay ng walang kalungkutan, kailangan lamang ng dalawang tao na gumawa ng malayang kagustuhan. Ang isang fairy tale ay walang iba kundi isang mito. Lahat ng bagay na isinasaalang-alang, ang isang laro na walang pintura ay isang magandang panaginip lamang. Sinabi ni Aladi na maraming wish ang story ang nagwawakas dahil hindi nila alam kung paano ay treasure at mabuhay sa ngayon. Ang pagpapanatili ng iyong mga paa sa lupa ay ang tanging paraan upang madama ang mundong ito. Iyon ang mga notification, please mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at ilike ang channel para suportahan ito. Maraming salamat sa panunood.